Diba, nag-reading kami sa 20, hindi pa bayad. Tapos, 1 week pa. Ah, ganun. Sayang, dapat pinaabot natin para natutunan. Naalala ko agad ang unti. Naalala. At yun ang mga kadit, nakikita nyo ating alaga manok ko. Nangangagaw na silang patupa. Good morning mga kadidit, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. Ang oras po natin 6:20 na ng umaga. At ngayon yung umaga, nagkakapit tayo. At yan yung ating kape. At si daddy naman andun, tulog pa si daddy. At maya maya nga mga kadidit, pupunta ko sa malapit sa seed ng Tamayo. Dahil may dadalhin na tayong pambayad sa tubig dahil ilang parang padalawang buwan na tayo hindi nakakabayad. Kinakailangan natin magbayad ngayon. Baka tayo maputulan. Iniwan niya sa akin na banalid yung pambayad sa tubig. At yung sa ilaw naman, nabayaran ko na isang araw. At maya-maya nga, tatas tayo para magbayad tayong tubig. Si Daddy Oms, hindi natin alam kung sasama kaya papunta doon sa pagbabayaran ng tubig. At maya-maya nga tayo magluluto. Maya-maya, magugulay tayo. Kinakailangan natin magbulay. At magsasayang pa rin na tayo maya-maya. Abangan na lamang po nyo sa mga vlog namin kung ano po kaya magagawa namin ngayong maghapon. Sa mga oras ito mga kadidit, siguro si nakakapanalig ay bababa na sila ng barko. Dahil sabi nila hanggang umaga, siguro bababa na sila papunta ng Iloilo. Siguro pa bibiyahin na sila papunta sa kanilang mama. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya na-chat sa akin kung nasaan na sila. Umaga na naman! Alright mga kadidit, at nasa dating gawin na naman tayo. At ito, papatukan na naman tayo ng ating mga alagang manok. Siyempre, daldalan natin patuka. Papunta tayo dito sa baba. Dahil yung ating mga manok ay kinakailangang patukain. Dahil pag hindi natin pinatuka, sigurado sasampahan na naman ito sa lamesa. Okay, papunta na tayo dito sa baba. Ang ating mga alaga manok. At yun ang mga kadit, nakikita nyo ating alaga manok ko. Nangangagaw na silang patuka. Dito sa baba, dito sa kanilang patukaan. Ano, nakita nyo nangangagaw na sila. Tabi kayo, tabi. Bakit yung butas ng plastic? Ano ba natin ang tapa ng nasisil? Kaya bibigyan nga natin sila ng patuka para hindi mangagaw. Nakikita nyo lang po gano'n sila kalakas sa mukha, oh. Dakot na talaga kung lagyan ng patuka. Pag basket na sila sa kanyang patukaan. Ito malalaki na, lalusog nila eh. Naplag yung iba. Sige, tukaan nyo. Siyempre, tama na sa kanila yan. Baka mabusin na itong patuka. Pag yan may nabubusog mga kadidit, nananahimik na yan. Hindi na nasampa doon sa aming istasyon. Pero pag igutom, siya, maya-maya na ando na sa hapon. Ang dami ng ipot na inaabot namin sa upuan.
Kaya ka na kailangan laging busog para tahimik lang sila. Yan, mapapansin nyo naman tahimik sila dyan, oh. At yun nga palang maliit na yung ginagawa nalang na pasilungan. At yan nga mga kadidit, natapos na natin patukain ng ating manok. At yan naman, magluluto naman tayo para kami ni Daddy ay makakain. Pagkakain mga kadidit, pupunta nga ako doon sa bayaran ng tubig para mabayar na natin yung tubig doon sa tamayo. Alright mga kadidit, at yan nga, start na naman tayo ng pagluluto. At siyempre nakasain na rin tayo, nandun na at sinain. Ngayon itong gagawin natin, bumili tayo ng patani, tapos natin gigilain. Bumili lang po tayo ng patani para pagising ni Daddy, hindi na tayo kumain. Na kailangan po, hindi natin ubusin ang ganitong patahin ito. Dahil dadalaw naman kami ni Daddy. Mahati na lamang namin itong patahin. Nanilingin ba? Ito po naman mga kadidit, lagi kong ginagawa doon sa bahay. Lagi ako nagugulay. Masarap pa ng gulay dahil ganito yung katawan natin sa gulay. Okay, tapos naman natin himay ng patani. Ngayon naman, nadidito itong kalabasan man yung ating bibiyakin. Huwag natin yung kabiyak. Kaya makikita nyo may price pa siya. Wow, parang maligat ito. Na ito ng kabiyak. Parang gatakari ng gulay. Isibong na itong busong ito. Ito, kabiyak mo natin. Yan naman, babarata natin.
Kahit yun yung mga kadidit, natapos na nating balatan yung kalabasa. Siyempre, gagayatin natin ngayon. Dito at bukasan diba? Halos pare-pareho yung hiwa ng kalabasa. Okay, tapos na natin hiwa ng kalabasa. Ngayon naman, sunod natin itong masana yun. Opo. Pwede tayo ng kaputol ng opo. Ngayon ating upo kinuha. Pinabalatan din natin siya. Mura pa. Tapos naman natin balatan itong upo. Alam nyo mga kadidit, itong gulay nito napakasarap sa hugas ng bigas. Dahil yung nanay ko, hugas ng bigas dati yung ginagamit nila dito. Kaya lang hindi hugas ng bigas ang gagamitin natin. Nakalimutan ko kanina, napatapon yung hugas ng bigas. Gagayatin naman natin itong upo. Okay, tapos na natin gayat ng upo. Ngayon naman, susunod natin kamatis. Ito po, tama itong kamatis na to. Bukasan lang muna natin siya. Po namang patani at kamatis pwede rin magkasabay.
Simpleng luto, simpleng gulay. Tapos na nga natin, gayatin ang kamatis. Ano po po po. Siyempre, kinakalaman din natin hugasan ng upo at sinigaw ko. Tatapos na nga natin, gayatin ang ibang mga sangkap at susunod din natin sibuyas. Then, bawang. Tipid-tipid na bawang. Tama na po yung tatlo. At ganito po naman, din natin kagayat ng bawang. Pipisain na lamang po natin siya. Okay, at ngayon naman kukuha tayo ng malinis na tubig at ilalagay natin doon sa kawali. At ngayon yung mga kadidit, nakakuha na tayo ng tubig na malinis at sisigang na natin doon sa gasol. Yan na. Pagpuin nga natin, talok natin ngayon ang patani at kamatis. Para pag naluto yung kamatis, luto rin patani. Ito naman mga kung ito madaling lutuin, upo at saka kalabasa. Sibuyas at bawang. Hindi na po natin kinakailangan bisya to. Dahil mas maganda po yung walang mantika. Natin. At ngayon, tataklaban natin siya. At ito po naman kanin ito, pakakain natin ito mamaya. At nakulo na nga ating sinahin dito. Tingnan natin. Wala natin si maluto ah. Out sa napakalakas ng signal na parabulo magdamag na hindi pa na-upload. At ngayon tingnan natin, kunakulo na siya at yan, kumukulo na nga siya. Mag-intay lang natin maruto at ito yung ating sinain na malapit siya maiga. Simple, nalagyan natin ang asin. Kasi natin lang natin kasi yan ganun talaga pag mag-aasin ka kinakailangan hindi yung ulit-ulit, kinakailangan kurkulahan para pagtsam mo yung pagiging lasa nya. Takulad ulit natin. Dahil wala nga tayong bitchin, wala nga tayong magic, ito na lang po ilalagay natin, ginisya mix. Pero hindi natin siya ginisya. Laso, ayaw lumabas. Okay, at ito, nalagyan na nga natin ang ginisya mix. At siyempre, takuban muna ulit natin. At muna natin ilalagay itong kalabasa. Bago sa huli itong
upo dahil madali lang maluto itong upo. At ngayon nga, alipas ang ilang minuto, buksan ulit natin. At yan, luto na yung ating patani. At ilalak naman natin yung ating kalabasa. Kalaban ulit natin siya. At tingnan ulit natin yung ating niluluto. Ayan, luto na yung ating kalabasa. Ayan, lalakmar natin itong ating upo. Lalakmar natin. Ayan, para maya maya makakain na tayo. Takloban natin. Haluin pala muna natin bago natin takloban. Napapasarap din sa huli natin mga kadidit yung paghahalo. Kaya makikita nyo yan, gulay na. Ang tawagin dito ay bulang lang. Ganito po dati maggulay yung lula ko eh. Hindi na niya ginigisa. Ang ginagamit nga lang nila yung hugas ng bigas. Kaso nga kanina sabi ko sa inyo, nakalimutan ko yung hugas ng bigas. Kaya tubig na malinis na lamang yung ating ginawa sabaw. At ngayon tatakloban na ulit natin siya. Dati nga mga kadidit nung una-una, mga lula ko, nanay ko, hindi sila nagamit ng bitsin. Nilalagay lamang nila yung asin. Sila mga kanilang inilalagay. Kita mo naman mga kadidit, yung mga nauna-unang tao, diba ang tatagal ng buhay nila. Tapos tayo ngayon, parang ramdam ko ang iksi ng buhay ng mga tao ngayon, hindi tulad na sa una na malalakas pa ang tuhod nila. Hindi itong nagkakasakit. Ngayon naman, karamihan nagkakasakit tayo na na-hospital, yung ganun. Tatiya si Dad, naglilipit na ng aming hinigaan. Yan, nagising na rin si Dad. Yung hinigaan ko, hindi ko nga naliligpit. Yaya, si Daddy naglilipit. Dahil nga kanina, pagkagising ko mga kadidit, nagpatuka ako ng manok. Tapos pagkatuka ng manok, yun nga, nagluto na tayo. Siyempre, nakakaya namang tulog pa si Daddy, tapos nagliligpit na tayo doon, galaw tayo ng galaw, siyempre magigising siya. Kaya hinayaan ko muna na hindi ko muna naligpit yung hinigaan ko. At ngayon naman mga kadidit, mapapansin nyo na parang maganda rin yung ating panahon, parang nawala na yung bagyo. Ayan o, mainit na ang sikat ng araw sa ngayon. Kaya sigurado ito, mamaya maipagpatuloy namin yung paggagawa ng right of way. Ito nga yung ating niluluto at kulur siya ng kulo. Hintayin po lamang natin siyang maluto at maya maya kakain din kami daddy. So, tulad na sabi ko sa inyo, nagpapasarap din siya ng ating paggugulay sa paghahalo. Kinakailangan natin siyang haluin para ma-mix yung mga ingredients para kung tawagin dito, siminip sa mga tulad ng kalabasa, patani, kamatis, bupo, yan, para lumahok yung lasa ng asin at saka ng ginisya mix. Shoutout nga para dyan kay Inday. Dahil sabi ni Inday, kung alam ni Inday, hindi ako marunong magluto. Siyempre, hindi tayo magluluto noon dahil busy tayo sa ating kinatrabaho dito. At siyempre, para sa kanya rin ang pagluluto dahil content na yung pagluluto kaya hindi namin siya inaagawan ng pagluluto. Kung kami magluluto, mawawala siya ng content. Kaya hindi namin ginagawa yung pagluluto. Ngayon mawawala na siya, siyempre kinakailangan natin gawin itong pagluluto. Bago nga siya umalis mga kadidit, ilang beses ako nagluto, natikman niya yung luto ko. Kaya nga naman siya sarap na akin luto. Hindi niya alam na marunong talaga ako magluto. Dahil kami na nakautol, nung kami naandito, palitan lamang kami niyang pagluluto. Siya sa umaga, ako sa hapon. Yung ganun ang ginagawa namin. Si Kapanalig naman, nagluluto rin siya parang Kapanalig. Pinapalit namin ang pagluluto. Pag hindi niya alam, yun, nagpapaturo siya sa amin. Pre, anong ilalahok dito? Yun, sinasabi nilang namin.
Shout out po sa mga viewers natin dyan na nasasabik na sa buhay bundok na lagi ang pangulam ay gulay. Ito po ginagawa namin dito, probinsya talaga, puro gulay. At gusto lang po palang pasalamatan yung lahat ng nasuporta sa Team Kapanalig at sa lahat din po ng mga viewers natin na hindi po nag-i-skip ng mga ads. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa mga silent viewers natin. Maraming maraming salamat po sa walang sawaan yung pagsuporta sa amin. At ganoon din po sa mga na nag-i-sponsor sa Team Kapanalig, sa walang sawaan yung pag-i-sponsor sa amin. Maraming maraming salamat po at pinagkakatiwalaan nyo kami. At hayaan po ninyo, susuklayan po namin yung inyong kabaitan at sisikapin po namin na mag-improve pa yung aming mga video para sa ganun, masayahan naman kayo. At makalipas na ulit ang ilang minuto, ito nga makikita nyo, naluto na siya. Ano? Ngayon naman, titikman natin yung sabaw. Kung may lasa na kaya. Okay, the best. Diba sabi ko sa inyo, kinakailangan talaga pag maglalagay tayo ng asin, kontrolin natin yung kung gano'ng karami yung tubig at saka yung gulay natin. Kinakailangan paglagay natin sa una ng asin, makurkulan natin na pangsaktuhan na siya para hindi umalat at hindi lumabnak. Dahil pag tayo po lagi nagbanto ng halimbawa, asin, tubig, ganun, lalabnak po yung ating niluluto. Kaya kinakailangan sa unang sabaw pa lang po natin ang ating niluluto, sakto agad yung tubig at saka yung ating ingredients. Kinakailangan masakto agad natin. At ito nga po nangyari kanina, lagyan ko ng asin. Yan, makikita nyo naman na hindi ko na po ulian nilagyan ng asin. Yung unang lagay ko na lamang, saka yung ginisya mix, isang lagay ko na rin po lamang. At okay naman siya, okay na yung lasa. At siyempre patitikman din natin mamaya kay Daddy Ons. At luto na nga siya, papatay na natin yung ating gasol. Yan, pinatay na natin at hihintayin lamang natin lumamig para maya maya kumain na kaming daddy. At siyempre bago tayo kumain, patitikman muna natin kay daddy, dahil si daddy nga nandun pa sa baba. At ito pa nga yung aming ibang gulay, siyempre hinati-hati natin. Ito po, hindi ko na inilagay sa rep. Dahil pag nilalagay sa rep, minsan nalalanta pa. E pag dito, nahangin na siya, hindi siya nalalanta. Kaya dito na natin ilalagay yung kamatis. Kasi natin siya plastic. Para kung sa tao ba, para makahinga siya. Dito na lang natin siya ilalagay. Itong mga gulay natin, mga kalidit, kahit po ito hindi natin ilagay sa rep, ang mahalaga sa kanya yung nahanginan. Doon ito sa yuti, tatanggal din natin sa plastic. Dito nilang natin ilalagay para lagi siyang press. Tapos itong patani, tanggalin na lang natin sa lagayan. Diba? Wala tayong bilao lagay na dapat ito talaga sa bilao eh. Yung sibuyas, tanggalin na rin natin sa plastic. Dahil pag yung mga gulay natin, mga kadidit, lagi nasa plastic, sigurado naluluom yan, kaya madali nabubulok yung ating gulay. Pero pag hayaan natin sila nakiganito, hindi agad basta mabubulok yan kahit ilang araw. Yan, tulad na sitaw na to. Kung nasa plastic yan, sigurado bulok na. Eh pag ganito, kung tawagin dito, nakabuladlad lamang sila, hindi gan sila basta mabubulok. Siyempre, nasasimuyan sila ng hangin, kaya yun, hindi sila nararanta kaagad. At ngayon, nandito ngayon ni Daga ni, karing kautol na dahon ng bayabas, at saka ugat ng hiya. Try po natin yan, dahil hindi naman sagap po ito gamot mga kalitit eh. Sa lahat po ng mga nasaramdam natin sa katawan, pinakamaganda na po itong gartong herbal na kuha natin sa bukid. Dahil nang una-una, ito
ito lang po ang ginagamit ng mga matatanda noon na panggamot sa kanilang mga nakaroon naman. Kaya tatry din po natin. Pero yun walang tatay noon, nilalagan niya dahon ng banaba at bunga ng banaba. Kaya yun naman yun sa ngayon, pwede rin dahon ng guyabano, dahon ng abukado. Ang ginagawa namin dating kape, yung dahon ng abukado. Yun na ang lalagan na walang tatay, nagkakape kami. Okay naman, sarap naman yung lasa niya. Sa una lang, siyempre maninibago ka sa una. Pero pag nasanay ka na, na yung lagi iniinom mo, masarap na rin, para na rin siyang kape. Ah, ito nga, tatry natin. Lalaga natin, tapos iinom din tayo. Yan. Tayo natin, kumulo. At yung ina-upload ko dito kagabi pa, tingnan kaya natin kung ano nangyari. Ah, parang matatapos naman siya. Oh, 98 na eh. Matatapos siya. At hintay-hintay niya lamang natin si Daddy. At kakain na tayo. At ngayon nandito na nga si Daddy. Siyempre patitikman natin yung ating niluto kung papasa sa palasa ni Daddy. Oh, Daddy, tikman nyo muna ito ating niluto. Ito naman, tingnan natin kung nakulo na, hindi pa. Pati yan nga si Daddy, patitikman natin ang ating niluto kung pasado na kaya, kung pwede na tayo mag-asawa. Ano? Kasarap nito ng mi unti, di ba? Para na rin good boy. At yan si Daddy, para na willy rin sa unti. Lalo na rin kung may unti, naghahanap pa ng unti. Sarap. Sira masarap rin patani. Oh, patani. Yan, mamimiss ng mga tiga abroad. Mga patani yan. Siyempre, antay-antay lang namin lumabig at saka na kami ni Daddy. Sarap. Naalala ko agad ang unti. Naalala ni Daddy yung ginuhulay ko na siyang araw na nandiyan si kapanalig eh. Sarap. Ay, Daddy, masarap. Ay, yan. Yung kundi niya sa acid eh. Oo. Kaya nga, nilaga ko eh. Inom din tayo niya. Acid. Dapat pala sarap na kape kanina eh. At yan niya mga kadigit. Kakain na kami ni Daddy dahil tanghali na nga. At tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pagkakain namin, pupunta nga ako sa Ilaya para bayaran ng tubig dahil baka nga kami ay maputulan ng tubig. Kakain na kami ni Daddy. Siyempre kami lang naman dalawang tao dito, kaya kami lang dalawa yung kakain. Chikoncho, yan kami tatlo, Chikoncho. Di ba Concho, kakain ka? Concho? Kakain ka, Concho? Ha? Kakain ka? Walang kakain ka? Oo, hi muna sa mga viewers natin. Siyang hi muna. Ali, ito. Siyang hi muna sa ating mga viewers. Mag-hi ito muna. Oh, pakiyot pa talaga siya. Oh. At ito na yun. Ayan na nga yung ulam namin ni Daddy. Kain po tayo kain. So, dula ay tapos tingin natin namin ang palayak gabi. At ito naman sa akin. Naglagay ko ng tigil sa kamilang lagayan ni Daddy. Kain po tayo mga kadilit. That's it! Alright mga kadidit, ito nga nakatapos na kaming kumain at yun naman si Daddy naghahanda ng pagkain ni Concho. Right, si Concho naghihintay na. Gutom ka na Concho? Ha? Gutom ka na? Ha? Oo daw, gutom na rin si Concho. At siyempre, pahipahinga lang muna tayo at mamaya nga papunta tayo si Ilaya para magdala ng bayad ng tubig. Time check lang po tayo mga kadidit, ang oras po natin 8:27 na ng umaga at ngayon yung umaga nagpunta dito si Kabras up at kinukuha nga yung pirang pambili ng pakain ng baboy at sabi ko sa taas ko na lang bibigay sa kanya dahil wala ngang bariya, pabariya pa tayo. Pataas din naman ako dahil papunta na nga ako ng Ilaya.
Magbabayad na tayo sa tubig dahil may penalty na pala yun. Pag nakakalampas po ang pagbabayad natin, nakalampas na ilang araw sa due date, yun na kailangan na pala penalty. Kaya ang kinakailangan nyo yun, dalahan na natin pa, dahil pag nakadalawang buwan, sigurado magdo-double penalty na yun. Ibalik pag nakadalawang buwan, isang daan ang penalty. Oo. At yun si Kabras, kasama natin pataas. Alright mga kadidit, at ngayon niya pupunta na tayo doon sa Ainaya sa pagbabayaran natin ng tubig. At naibigay na natin kay Kabras up yung pirang pinakuha ni Kapanalig. Mga tayo lang, kamayo. Sama ka? Hindi. Ako hindi pa na kaya. Ako, samahan mo ko eh. Okay. Okay, tuna. Let's go. Come on. Alright. Punta na tayo ng Ainaya mga kadidit. Kailangan natin magbayad para yung tubig natin ay hindi magkulang. Go, go, go! Dati nung bigay sa akin ng resibo, kala ko pututulan na yung pala resibo ay bibigay. At napapasin nyo itong sakinasan na natin ito. Sigurado ito, hindi naglalaro yung parang kulurum din eh, parang yung turko kulurum. Hindi nga tayo uuna dahil delikado lugar to, kumpada, kaya kinakailangan dahan-dahan. Paalala ko sa lahat ng mga viewers natin muli yan, kahit po tayo mahina, makakarating din tayo, at least makakarating. Minadalay natin para na tayong mamadali sa buwan. Kaya mga ladies, pangarap kong motor yan eh. Pero kaya tayo makakabili niya mga kadidi. Para pag tayo nakabili ng ganyang motor, makakalayo na rin tayo kung saan tayo gusto bumunta. Para travel ba? At hindi nga tayo overtake. Malapit lang naman to, dito lang sa makataas na ito, nandito na tayo. At yun yung mga kadidit, pupunta na tayo dito sa pagbabayaran natin ng tubig kay ate. Hindi lang natin alam kung anong pangalan. Sana may tao. Basta sana walang aso. Punta na nga tayo dito para magbayad ng tubig. Tao po. Babayad po sa tubig. Kaya resibo, hanap na ito resibo dito. Ito yung ating resibo na matagal na sa akin na ba resibo 70, pero may penalty na ito sa grado mga kadidit. Pasok na tayo dito. Tubig po. Dan Lowy, ako pang kamaputulan. Pwede pong mo po. Shout out kay ate. After 1 week. After 1 week po. Sana pala pinaabot ko ng 1 week. Ba 1 week na po siguro yun eh. Hindi. Hindi pangalawang buwan. Pangalawang buwan. After 1 month. Diba, nag-reading kami sa 20, hindi pa bayad. Tapos, 1 week pa. Ganun. Sayang, dapat pinaabot natin pag naputulan. O, diba, viral kami. Mga vlogger naputulan ng tubig, hindi nagbabayad. At yan, ganun yung lista lamang ni ate. Penalty lang. 60 na po yata. 15 po ngayon. Okay lang po yung penalty eh. Ang gusto po namin yung maputulan. Joke lang po. At ano po palang pangalan nyo? Ay, Grace po. Grace. Shoutout po kay Ate Grace. Makapagal. At ito pala yung dito po palang nagbabayad ng tubig kay Ate Grace. Grace Makapagal. Saan kayo? Matipok lang ako. Eh, ba't dyan kayo nag-bahay? Doon sa kubo ni Kapanalig, kasama ko na dahil mga vlogger nga kami dito, masama lagi kami. Ba't dalawa na?
Dalawa po. Dalawa na ang tubig ng bladder. Ay, doon po sa isa ka katabi noon. Magkakasama din kayo? Iba po yun na sa kabila. Kapit bahay po namin. Taga saan sila? Taga Laguna sila. Alright mga kadiditan, ngayon nakatapos na tayo magbayad kay ate ng tubig. Salamat po ate. Salamat. At pauwi na nga tayo. Sa wakas, hindi na tayo puputulan tubig. Hindi na tayo mag-aamoy tukmol. Dahil diretso na yung takbo ng tubig natin. At yung motor ko pala nandito sa labas, iniwakan ko rin yung susi na sa motor. Diba kung may nakasakay, sigurado may iwan tayo lakad pag uwi. Ayan o, makikita niyo yung motor natin. Yan basta lang iniwan susi dito. At pauwi na nga tayo ng Kubo. At didiretso po pala muna ako ng matipok para pumunta doon sa aming palaro. Titingnan namin yung palaro doon kung maglalaro kaya ngayon. Alright mga kadidita, at ngayon nandito ako sa bahay at umuwi nga muna ako. Pagkagaling ko sa kapagbayad ng tubig, dito muna ako dumiretso sa bahay at si Daddy Ems iniwan ko sa Kubo. At itchinat nga si Daddy Ems na manonood siya may nasa football ngayon dito sa Matipo, kaso hindi pa siya na-reply. At hintay-hintay natin ang reply ni Daddy Ums para sunduin ko siya sa Elaya at manonood siya may nasa football ngayong umaga. At yan yung umaga mga kadidit. May gusto lang po kong shoutout. Chinaida Mulali, shoutout po. Margie Fernandez, shoutout po. Edgardo Olego, shoutout po. Lordilesa de la Torre, shoutout po. Sky Blight, shout out. Virgilio Igrisio, shout out po. Ernie Abarientos, shout out po. Belen Adil, shout out po. Merna Atchensa, shout out po. Belen, yun pa rin. Nestor Junior Teston, shout out po. Sweet November, shout out po. Romeo Romeo de It Mike, shout out po. Robert Enrique, shout out po. Balas De Leos, shout out po. Joel Blanco Ongpo, shout out po. Mr. Elito Update, shout out po. Mr. Loto Update, shoutout po. From Dolores Quezon. Shoutout po sa lahat mga taga Dolores Quezon. Dahil nung nagpunta nga po kami ng Dolores Quezon, nagpunta po kami ni Kainday ng Palengke. At yun niya si Mr. Loto. Doon kami nakabili ng bigas. Shoutout sa inyo sa lahat ng taga Dolores Quezon. Shoutout po Michael Cuenbao, shoutout po. Tanoy TV Official, shoutout. Charlie Valdez, shoutout po. Dovisito de la Cruz, shoutout po. Romel Gabu, shoutout po. Omni Carlos, shoutout po. Papa Elmer TV, shoutout po. Alona Rosales, shoutout po. Danilo Bibit, shoutout po. Bilyar Taklan TV, shoutout po. Yabu, ano yun? Yabu Panong, shoutout po. Dexter Barrera, shoutout po. Luisito de la Cruz, shoutout po. Nere Perer, shoutout po. Renato Dimaano, shoutout po. Relax in Focus, shoutout po. Asbuk E, shoutout po. Kuya Rusty TV, shoutout po. Mr. Sabi Wipes, shoutout po. At dito na po tinatapos yung ating shoutout at comment lang po kayo para sa susunod po nating vlog ay may shoutout po kayo. At syempre kung kayo may katanungan, tanong lang po kayo at sasagutin ko ang inyong mga katanungan. At kung hindi ko man po ako nakaka-reply sa mga comment nyo, pagpasensyahan nyo na po dahil minsan busy po tayo. Pero lahat po naman ng comment nyo binabasa ko at pinupusuan ko rin. Pero yung iba, pag may pagkakataon ako, na-reply po ako sa mga comment nyo. Okay po, salamat po. At salamat po sa mga silent viewers natin dyan.
sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa suporta niyo sa aking munting YouTube channel. At ito nga tinatapos yung ating simpleng vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat. Nakabot siya yung kasadul ng aking video. At gustong pasalamatan na suporta sa Team Kapanalig, lalong higit sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscriber, ganun din po sa ating UFW. At lalong higit sa hindi pa nag-skip na mga ads sa mga silent viewers po natin. Sa mga sunok na mundo ka naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po and bye-bye.